Ayan po. And to continue on, yung kay Ian kasi. So yun, parang natatouch ako. I've been really crying several times, even with Ian. Parang sakit-sakit na ganun yung nagawa ako sa kanya. I turned my back on him, and then I was thinking back then that he was a foreigner, some friend of Addy was Addy is a friend. Parang ganun. Para kasi sa aim, ano din ako yung parang one of the men. Parang something like that, na we could go out na walang mali siya. Sometimes, I'm the only girl. Parang ganun. Yung mga ganung type. Tapos yung nakita ko lang siya, nakasama siya ni Addy. They approach me and my friends, and then he was not looking at me. He was at my direction, but he was looking at the plant na sa baba or sa likod ko, something like that. And I was like, ewan ko lang, basta sabi ko, ano ba tong taong to na hindi naman nakakatingin sa mata ko, yung parang ganun. And I just turned my back on him, but as I was walking away from where he is, like, I was asking myself, why did I do that, and where am I going? Pretty much like what happened to when Gulliver go also approach our table there also by that area. So yun po, yun lang, umiyak po ako na pati pala siya, nalaman ko na he has been exerting effort to find me, to try to talk to me about things. May mga nalaman yata siya sa company namin, may mga confusions na hindi ko rin alam. Tapos parang may mga gumagawa ng kwento as usual, no, mga paninira na hindi ko alam, people na nagkaroon ng envy and jealousy, and like things are never really clarified because you are not also asked, no, to have a dialogue or to be asked kung ano yung mga issues about it. Yun yung mga nalaman ko po. And then parang lumalabas ngayon na part owner nga sila yung mga Kings sa AIM. I do not know. Tapos yun po. Tapos I think ang pinakita din sa akin sa vision na isa rin si Ian na ang daming pagkakataon na kinakausap niya yung mga roommates ko. Pero pumapasok po sa isip ko na parang naging siyang bukang bibig ng roommate kong Indonesian na Muslim woman that time. Pero hindi ko nang iniintindi masyado. Yung parang ganun. Especially that time, I was going out on dates already with Daniel Chong Jr. So, you could imagine, ako kasi, hindi ako playgirl. Hindi ko talaga yung kayang, yung sabay-sabay. Kung isa lang, kahit naniligaw pa lang, parang in love na kasi ako nung kay Daniel Chong. Ibig ko sabihin, even before he asked me for dinner, talagang attracted na ako sa kanya. Parang nagle-level up na lang. Do you know what I mean? Yung parang, kasi in-invite niya ako for a dinner sa AIM Data Serve. So, sa email. Kasi hindi talaga kami nag-uusap. Pero ako, tinitingnan ko siya kasi nasa front ko siya, nakaupo. Parang tinitingnan ko siya lagi. Tapos may kamukha kasi siya. Yung ganon, si Eric Kizon, yung ganun, nagwapo. Parang, basta, attracted din ako sa kanya from day one pa lang. And then, so at that time, yun yung ano, parang konting obstacle. If really we were meant for each other, pero right now kasi married na siya,